po muli, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas na ipinagkakaloob niyo po sa amin mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Panginoon, narito kami muli para ibalik ang pasasalamat sa inyong kabutihan, kagandahang loob at ang inyong katapatan. Kaya Panginoon, buong puso kami lumalapit sa inyong harapan at dahil wala po kami magagawa sa aming mga sarili. Kung wala po ang inyong pangunguna, pagsama, maging ang inyong biyaya. Hayaan niyo muli sa gabing ito, Panginoon, kami ay katagpuin ng inyong mga salita. At anuman po ang nakikita ninyo ng mga balakid o hadlang sa inyong harapan, inyo pong pawiin, inyo po kaming linisin at kami hugasan sa aming mga kasalanan. At maging dapatin kami sa mga biyaya ng inyong mga salita, Panginoon. Natunay nga ang salita po ninyo ang patuloy po na bibigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon at katugunan sa aming pangangailangan dito sa gitna ng mundo ng napakasalimuot, Panginoon, sa napakaraming taong nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga problema, pagsubok, kahirapan. Pero sa inyong habag at biyaya, kami, Panginoon, ay nananatili dahil ito sa inyong katapatan sa amin. Kaya muli, pagpalain ng mga salita po ninyo na aming mapapakinggan. At amin na pong inaangkin sa gabi ito sa pananampalataya na kayo po, Panginoon, ang Diyos na tumutugon. Kaya ang lahat ng ito ay amin ang samod na langit, binabalik ang papuri, pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Para tayo magsilipo, let us read first the Word of God for us. Ang ating pong reading, ang ating sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 23. Hebreo o Hebrews chapter 11 verse 23, ganito ang sinasabi. It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang mga salita. Hindi nag-isipan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, hallelujah. At atin pong konting review ulit, no, mga kapatid, sa atin pong serialized topic natin sa about the Hall of Faith or the Heroes of Faith in the whole chapter of book Hebrews chapter 11. So, first is, kailan tayo nagsimula? Noong May 17, it was Friday. Ang ating unang natalakay noon ay it's all about the faith of Abel. Si Abel, agad ang unang nakahilera doon sa Hall of Faith ng Hebrews chapter 11. Si Abel, the pleasing faith. And then, noong Tuesday, May 21, ang ating natalakay is all about the Enoch. Enoch is the walking faith. He walked 365 days with the Lord. Then May 24, Friday, ang tinalakay po natin is Noah, the working faith. And Noah built an ark when God commanded him. Although hindi niya nakita at ang Diyos, pero naniwala siya. Siya'y gumawa dahil sa kanyang pananampalataya. May 28, is ang kasunod na pinag-aralan natin is all about the life of Abraham, an obedient faith. At ang kasunod po noon, May 31, Friday, ang pinag-aralan natin ay asawa ni Abraham ay si Sarah, and that is an impossible faith. June 4, Tuesday, ang pinag-aralan natin, it's all about Isaac, the repentant faith. Kung paano nagsisi si Isaac dahil sa kanyang pagmaniobra doon sa plano ng Diyos dahil sa paborito niya si Esau.
ang totoo na kay Jacob manggagaling ang covenant sa kanya mapupunta. And then June 7 ay ang pinag-aralan natin, it's all about the Jacob's faith struggling, di ba? Lahat tayo ay nagkakaroon ng pakikipagbaka sa faith natin habang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. And that is part of our faith, mga kapatid. June 11, Tuesday, ang ating pinag-aralan ng nakaraan is June 11, sa Jacob's faith, part 2, no? Jacob's faith struggling, part 2 po yun kasi kinapos tayo dahil medyo mahaba yung story. Isa po yan sa pinakamay mahabang story sa Bible, si Jacob, si Joseph, silang dalawa. And then June 14, Friday, Joseph, the unshakable faith. Ito po yung nakaraan lang, tama? Last week lang po natin yan. It's all about the faith of Joseph. Then what happens to the story of this nila Abraham? 'Di ba after ng si Jacob ay napunta na siya sa Israel, Egypt, dahil nagkaroon ng famine doon sa lugar nila, so pumunta sila sa Egypt. That time ay governor na si Joseph sa Egypt. Na-promote na siya as a governor. Kaya pala pinauna ng Diyos si Joseph sa Egypt just to save their family from famine. So nag-stay sila dun sa Egypt, binigyan sila ng hari ng Egypt, ng Pharaoh, ng isang lugar na dun sila mag-stay. At yung 12 anak ni Jacob, ang pangalawa sa bunso, sa 12 ang bago sinundan ng 12, pag 11 siya, si Joseph, nagkaroon siya ng anak doon sa Egypt. So, all in all, umabot sila ng almost, they are all 70s na nag-stay sa Egypt, naiwan sa Egypt, hanggang sa namatay po yung generation na yun na 70 at ang naiwan na lang yung kanilang mga ina po doon sa Egypt. Namatay po yung hari ng Egypt na nag-promote kay Joseph. Hindi niya na kilala at in-honor yung mga ginawang paglilingkod ni Joseph. And that time, they were in the Egypt, ginawa na po silang slave. And according to the Bible, almost 430 years, according to the prophecy kay Abraham, na yung kanyang lahi ay maaalipin sa bansang Ehipto at umabot ng 430 years. Parang almost the same, halos parang konti lang ang diferensya sa atin. Tayo, nasakop tayo ng Spain ng 333 years. Sila, 430 years. So, they were all under the bondage of slavery in the land of Egypt. Ang mga Israelita kasi, ang bilis nilang mag-multiply, ang bilis nilang mag-increase. Sa takot ng mga Egyptian, ng hari ng Egypt, na dahil ang bilis nilang dumami, baka maging kaibigan ng kaaway ng Egypt at matalo ang mga Ehipto, kaya ginawa na lang silang slave. So that was the story of the clan, lahi ni Abraham, na ipit na slave sa Egypt. At doon dumating ang eksena ng buhay ni Moises. Bago dumating ang eksena ng buhay ni Moises, syempre, merong siyang ina na nagsilang sa kanya. Sa binasa natin sa Hebrew, hindi lang nabanggit ang sabi lang kasi doon, it was by faith that Moses' parents, dahil sa pananampalataya ng magulang ina ni Moises, itinago siya ng 3 buwan. Itinago siya. Sapagkat nakita nila na maganda itong batang ito at sila ay hindi natakot sa banta ng hari, sa utos ng hari. Dahil ang hari ay alam ng hari na napakabilis mag-multiply ng mga Israelita, ang bilis mga anak. Sabi niya sa mga kumadrona,
Basta pag pinanganak babae, buhayin ninyo, hayaan ninyo. Pag lalaki, hayaan ninyo. Pero kapag babae, ay ano to? Itapon sa ilog ng sa River Nile, itapon, patayin. 'Yun po ang utos na lahat ng mga lalaki ay kailangan itapon o patayin, yung po ang pagkasabi doon. So iniwan lang yung mga babae. Eh siyempre si Moises ay isang lalaking sanggol. Now, ang ating pong pag-aaralan is Jochebed, the peerless faith. Ngayon nyo lang yan narinig, si Jochebed. Siyempre alamin natin kung sino nga ba si Jochebed. Jochebed. Sino nga ba siya? Okay, let me go on. Sa Exodus 6:20, ganito ang pagkasabi. Amram married his father's sister Jochebed. Si Jochebed, who born him Aaron and Moses. Sino daw ang isinilang ni Jochebed? Magkapatid na si Aaron and Moses. And Amram lived 137 years. Saan galing si Amram? Tingnan lang natin yung kanyang pinanggalingan. Numbers, aklat ng mga bilang o Numbers 26 verse 59, the name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi. Galing daw siya sa lahi ni Levi, who was born to the Levites in Egypt. So sa Egypt na po sila isinilang. To Amram, she bore Aaron, Moses, and their sister Miriam. So tatlo sila magkakapatid. Probably si Moses ang bunso, ang panganay siguro, si Miriam, no? I don't know, I'm not sure, pero Miriam, Aaron, and then Moses. So galing sila sa lahi ni Levi. Sa 12 sons of Jacob, isa na doon si Levi. Doon po galing yon. Si Levi, isa doon sa 12 sons ni Jacob na naiwan sa Egypt. At si Levi, nakapag-asawa kay Jochebed. At si Jochebed ay nagkaanak ng tatlo, si Aaron, Moses, and their sister Miriam. So, yan po ang pangalan ng nanay ni Moses ay si Jochebed. Eh, ano ibig sabihin ng Jochebed? Ang ibig sabihin ng the name Jochebed in Hebrew is the Lord is glory. Ang Diyos ang kaluwalhatian. The word Jochebed, the Lord is glory. Ang gandang pangalan. Gandang pangalan ng Jochebed, kung naalala ko lang sana ito noon, baka naipangalan ko to sa isa sa mga anak. No? Kaya napakagandang pangalan, mga kapatid. Nagpapakita na ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. The glory of the Lord. Reveals the glory of the Lord. So, ano nga ba napunta siya doon? Sa Hebrew, sa binasa natin sa Hebrews 11 verse 23, hindi na mention. Ang nakalagay lang kasi doon, magulang o parents ni Moises. Hindi mapapasama doon sa Hall of Faith itong nanay ni Moises kung wala itong ginawang malaking contribution na nagpapakita ng kanyang pananampalataya. This is, sana hindi siya napasama doon sa bulwagan na yon, sa hilera ng mga pananampalataya na na-mention sa Hebrew. So therefore, isa siya sa mayroong magandang katangian ng pananampalataya. Pangalawa pa lang itong babae na daanan natin. Ang una nating nadaanan si Sarah, di ba? Sarah, an impossible faith. Sa kanya naman, the fearless faith. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Let me go on. The Lord is glory. Yun pong meaning ng kanyang name. What is the characteristic of Jochebed's faith? And she was included among the Hall of Faith. Ano nga ba ang katangian ng pananampalatayang ito ni Jochebed na siya ay napabilang sa mga
whole ng pananampalataya. Una is, Jochebed had a perception faith. Perception. Yung paano mo nasisense, nauunawaan, o nadadama, yun ang ibig sabihin ng perception. Ang faith, meron dapat po yung perception. Meron kang awareness. It is good to have faith, but if your faith doesn't have awareness or perception, mga kapatid, hindi mo makikita o ma-experience yung gustong gawin ng Diyos. Kailangan masesense din natin eh, mauunawaan, madadama natin, mga kapatid, because faith is an active word. Pag may kaya nga 'di ba sabi sa Bible, faith without an action is dead. Kaya faith is an alive. Faith is isang salita na buhay at may power. Ito ay mayroong ginagawa at mayroong idinudulot sa buhay natin. Let us go back again to the verse 23 ng Hebrews 11 sa ating text. It was by faith that Moses' parents hid him. Dahil sa pananampalataya ng nanay ni Moses, itinago siya for 3 months when he was born. Bakit kaya siya tinago? Okay? Alamin natin mamaya. They saw that that God had given them an unusual child. Sa ibang version, they saw that God give them a beautiful child. Sa Tagalog, binigyan sila ng napakagandang bata. Ang ibig ko sabihin nun, nakita nila, nadama na nila, na-perceive na nila na yung bata na yun is, he is not an ordinary child, kundi meron silang nakikita o nadarama na yung bata ay merong magandang future, may magandang plano ang Diyos, no? Imagine, ano? Bibihira po sa mga nanay ang nakakakita ng ganun yung anak mo, pag isinilang mo, nadadama mo na meron ka ng nabibisyon, nakikita sa kanya na magiging presidente ng Pilipinas. Wow! No? Wala naman siguro mga nanay na pag labas ng kanilang anak, ang nadarama nila na magiging sikat na sikat na criminal to. Wala naman siguro. Lahat naman puro good, mga kapatid. Well, yung future kasi ng bata at magiging direction niya, depende pa rin yan sa pagpapalaki ng magulang. Kung gaano katyaga ang isang magulang, kung gaano niya itataya at sasakripisyo ang kanyang buhay, oras, panahon para sa kanyang mga anak. Now, that is perception. Tinignan ko sa dictionary ang word na perception. Sabi dyan, ha, and they saw that the child is unusual or beautiful and they were not afraid. Two reason, no? Napakaganda ng bata, meron silang nararamdaman na yung bata in the future magiging isang leader o magiging isang manguna, magiging savior sa kanila, at pagkatapos hindi sila na takot sa utos ng hari. Now, perception, faith is the ability to see. Yung meron kang kakayanan na makita beyond the physical appearances o physical outward appearances. You see beyond. Yun pong ibig sabihin ng perception. Hindi lang ito sa paningin mo ng pang-physical na mata, kundi may nakikita ka pa in spiritual aspect. Yun pong ibig sabihin nun. Pero mahirap po yun pag wala kang faith sa Diyos. Ang merong faith lang sa Diyos ang makakakita ng ability to see beyond the physical. Not only to see is to hear. When you perceive something, you hear something. Parang ganun ang ibig sabihin nun. Or to become aware of something through the senses. Yung nagkakaroon ka ng kamalayan, awareness of something through the senses. Ibig sabihin, na nagigising ka, naiintindihan mo dahil nadama mo. Yung ganun eh, minsan, hindi mo kayang ipaliwanag, pero nadarama mo, naiintindihan mo sa pandama mo. Parang ganun ang ibig sabihin nun.
Si Jochebed had a biblical perspective doon sa kanyang anak. Na-recognize niya that yung kanyang anak ay isang mayroong purpose ang Diyos. Mayroong gagawin ang Diyos. Kaya ang ginawa niya, hindi, itinago niya mga kapatid ang kanyang anak. Na doon sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2, dito nag-start ang story ni Jochebed. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. Ito na ngayon. The woman became pregnant and gave birth to a son. Yung babae na yon na si Jochebed ay naglihi ng anak ng isang sanggol na lalaki. And she saw what he was a special baby and kept him hidden for 3 months. So nagtagpo ang Exodus 22, 1-2 at saka yung text natin na Hebrew 11 verse 23. How Jochebed, paano ngayon tong si Jochebed na perceive yung how Jochebed perception faith work? Paano gumana? O paano kumilos yung perception faith na yun ni Jochebed? Oh, nakita natin yung hari kasi ng Egypt. Oh, the king of Egypt ordered the killing of babies born in his kingdom. Nanganak siya dahil nalaman niya yung hari ng Ehipto ay ipapapatay lahat ng mga sanggol sa kanyang kaharian. Dito ko po yun nakita sa Exodus 1:15, verse 16, tapos jump sa verse 22. Then, pero the king of Egypt gave his order to the Hebrews midwives, Sipara and Pua, verse 16. When you help the Hebrew woman as they give birth, watch as they deliver. Tingnan ninyo, pag sila po ay nanganganak na, if the baby is boy, kill him. If it is a girl, let her live. Wow, naman si Moses, lalaki siya. Kung babae siya, ediligtas siya doon. Hindi siya mamamatay. Ang ipapapatay lang ay mga boy. Bakit kaya? There is something wrong siguro sa hari ng Ehipto na natatakot sila na siguro baka isa doon sa mga Israelita umagaw ng trono ng hari ng Egypt. Maybe lang, guess ko lang po yun, pero hindi po yun ang pinakasigurado. Verse 22, then Pharaoh gave this order to all his people. Isinabatas ngayon yung hari ng Egypto. Throw every newborn Hebrew boy into the Nile River, but you may let the girls live. So that is it. Kaya ang ginawa niya, tinago niya yung sanggol niya, yung anak niya ng 3 buwan. Hindi kasi sinabi kung saan niya tinago. Baka nilagay niya sa utility box, nilagay niya sa baon, sa sako. Hindi niya nilagay. Mga bahay nun, wala namang silong, wala namang... Diba? Pero ibig sabihin, meron siyang kakaibang skill para hindi lamang makita yung kanyang anak. Maaring yung ibang mga baby talagang napatay pero nakaligtas yung kanyang anak dahil nga doon sa kanyang perception. Kasi kung wala siyang nakita at nadama sa kanyang anak na itong anak niya ay in the future na magiging leader o magiging isang instrumento ng Diyos, eh baka siguro hindi siya gagawa ng isang paraan na kanya itong itatago. Ibig sabihin, meron siyang faith doon sa kanyang nakita, nadama, o naintindihan. Hebrews 11 verse 23 says, it was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that the God given them an unusual child and they were not afraid to disobey the king's order. Hindi siya natakot. Kita ninyo yung faith na yan? Kaya nga sinasabi ko, fearless faith. Walang takot. Siguro yung ibang mga parents during that time, natakot sila sa order ng hari. Kaya wala silang ginawang paraan o diskarte. Pero si Jochebed,
gumawa siya ng paraan. Sa tatlong buwan siguro na laging nagsosona yung hari, yung sundalo ng hari, para maalaman sa loob ng bahay kung sino may sanggol na lalaki, wala silang makita dahil ang galing niyang itago ang kanyang anak. Ang salitang word na hid dyan sa Hebrew 11 verse 23, nang hinanap ko yung meaning, ang ibig sabihin niyan, hid is to hide or treasure up. Hebrew word of hid means tsapan. Tsapan. Hindi ko alam kung may tunog yan sa Chinese. Sa Cantonese. Tsapan naman yan. Tsapan naman to. May katunog lang. Ang ibig sabihin ng tsapan is to hide or to treasure up. Itago o pagyamanin mo. Actually, has the fuller sense of hid for safekeeping. Itago mo para safekeeping. Yung magkaroon ng kaligtasan. It usually apply to the situation of hiding a great value. Noon, ang mga mayayaman noon, ang ginagawa nila dahil wala namang bangko pa ng time na yon, pag meron kang kayamanan, inililibing mo lang sa lupa, lalagyan mo lang ng palatandaan. Ganun ang ginagawa ng mga tao noon. Kaya nung merong kwento si Jesus na isang lalaki may nahukay na kayamanan sa Bible, sa Gospel. Yan po ang ibig sabihin nun, hiding something of great value. Ganyan kasi yung perception ng nanay. Nakita niya na itong si Moises ay kayamanan nila ito. Oh? Hindi natin masabi kung mayroong gift ng panghuhula itong si Jochebed na ito eh. Pero hindi naman sinabi na Bible na manghuhula siya. Nasisense niya lang sa spirit niya, sa puso niya, nasisense niya lang, nadadama niya. Kaya iningatan niya ito bilang katulad ng isang kayamanan. Parang tayo, pag mayroong importanteng bagay sa buhay natin na mahal sa atin, iniingatan natin. Tama po ba? Iniingatan natin. Ganun din ang ibig sabihin ng kanyang faith. Jochebed ay ibinalyo niya ito, iningatan niya ito, mga kapatid. Jochebed determined in her heart to stand firm against of what? Against the forces of evil in her world. Alam niya, mga kapatid, determinado siya sa kanyang puso na tumayo ng matatag o matibay laban saan? Sa puwersa ng evil sa kanyang mundo. Tayo, mga kapatid, meron ba tayong ganung perception na I'm going to stand whatever the cost in this evil world? Eh hindi ba? Dahil sa sama ng panahon, sa dami ng corruption, sa dami ng mga ano to? Ginagawang mga scams or etc. Kaya mo bang tumayo against the evil? Or dahil sa hirap ng buhay, right on ka na lang para alam nyo na yung tinatawag na compromising. But if you can stand against these evil forces of this world and stand firm, meron kang matatag na puso at kalooban, katulad yun ni Jochebed. Ganun ang kanyang faith, mga kapatid. What an evil of the king of Egypt para patayin ang lahat ng sanggol. Kaya yun ang kanyang stand, sabi niya. Masama itong hari na ito. Pero hindi ako natatakot sa kanya kahit itong evil na ito ay namamayanin sa ating mundo. Not only that, he determined in her heart to stand firm against the forces that wanted to destroy her son. Sa puwersa ng demonyo para patayin ang kanyang anak. Tinan ninyo ha? At hindi lang, siyempre pati sa kanyang kababayan. Against the forces to destroy the force to destroy the forces of her nation.
yung kanyang mga kababayan, yung kanyang bansa. Remember that time they were in the bondage or in the slavery of Egypt. Pero ganun pa man, dahil nakikita niya na ganun ang mangyayari at yung kanyang anak ang gagamitin ng Diyos, aha, iningatan niya. Dahil iniisip niya, kapag ito ay napasama sa pagpatay ng hari ng Ehipto, wala nang kinabukasan ang bayan ng Israel. Imagine, ganun yung kanyang perception. Dapat sinasabayan din natin yung concern ng Diyos eh. Yung pagmamalasakit ng Diyos, yung concern niya, sinasabayan natin yon mga kapatid. Hindi yung binabaliwalan natin kung ano yung concern ng Diyos. If God's concern for the good, let's stand for the good. If God's concern for the evil, let's stand, fight the evil, the labanan natin, resist the evil. Ganun pong ibig sabihin nun, mga kapatid. Amen? Katulad ngayon, talagang nagigera ngayon sa politics sa bansa natin dahil konti na lang ang inihintay, mapapasa na nila ang hula-hula. Divorce bill. Diba? We do not know. Why? Where are the people to stand against, fight the forces of evil? Si Jochebed, hindi siya ganun. Iba ang kanyang pananampalataya. Oh, he had a perception faith that God has a purpose and plans, that's why iningatan niya ang kanyang anak. Faith is not a leap in the dark, mga kapatid. Ang pananampalataya, hindi ito talon o lukso doon sa dilim. Hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya natin, hindi tayo tumatalon sa gitna ng kadiliman. Hindi. Malinaw ang pananampalataya. If God, kung hinihiling sa atin ng Diyos na alin, na maniwala sa tama at mabuti at maging matatag tayo, pero hindi naman niya hinihiling sa atin na tayo ay magpakamangmang. Tama ba? Yes, ganyan ang Diyos. Gusto niya, tumayo ka sa tama, piliin mo ang tama, maging matatag ka sa iyong pananampalataya, pero hindi naman niya hinihiling na maging tanga ka. Hindi man tayo tanga eh. Tanga ho ba tayo? Hindi. Parang singaw. Hindi tayo tanga. Bakit? Hindi tayo yung pananampalataya natin, hindi tayo nagsusuicide. Nilalaban natin yung pananampalataya natin dahil alam natin ang tama at ang mali. Alam natin ang mabuti at masama. That's faith. Faith without perception is hindi ka pagtatagumpay. The motherhood, ito si Jochebed. As a motherhood has a many risks and challenges. Do you believe that? Ang pagiging isang ina ay maraming risks, maraming kapahamakan at mga hamon. Bakit mas marami ang kapahamakan at hamon sa ina kaysa sa ama? Aba, hindi ko yan sasagutin, pero iba kasi ang responsibility. Kahit na lang sa timbangin ninyo sa abroad, pagdating sa abroad, mas pinakamarami ang OFW na babae kaysa sa lalaki. What a sacrifice, what a risk, what a challenge. Nasaan ang mga lalaki? True faith, ang totoong pananampalataya has an awareness of what is right. Ganyan ang pananampalataya eh. You know what is right. Not only what is right, syempre, you know what is wrong. And when you know what is right and what is wrong, strive to do what is right in God's eyes. Yun ang dapat mong pagsikapan na magawa yung tama sa harapan ng Diyos. Ang ginawa ni Jochebed ay kaisang tama. Tama, bakit? Kasi alam niya, ang anak niya ang gagamitin. Kaya nilaban niya. What a perception, mga kapatid.
Pangalawa, hindi ko matapos sa part 2 tayo. Hindi, alam nyo kasi, pwede ko namang ano to eh. Kaya nga lang kasi, ang style ko kasi, yung passion ko kasi, gusto ko yung pinapaliwanag ko ng maayos. Kasi gusto ko yung biblical, kaya ginagawa kong biblical para marerecall natin kung ano ang nangyayari sa Bible at kung ano rin ang connection natin sa buhay natin. That's, alam nyo, nang pinag-aaralan ko ito mula pa kahapon, kanina ko lang nabuo ng after lunch, na-amaze ako kay Jochebed. Itong mga tinutok ko sa inyo, sinishare ko dito sa Hebrews 11, ito po ay mga first time kong itinok. First time ko itong itinok. Dati hindi ko ito pinapakialaman eh, kasi parang wala akong nakikita siguro inspirasyon. Pero dahil, kasi sa Manila kasi, sa Metro Manila, ang estilo kasi namin, come and go, pupunta ako dito, tapos sa susunod, ibang lugar naman ang Martes, ibang lugar naman ang Merkules. Tapos, sa dami ng gawain na yan, bago ka makabalik, aabutin ka ng taon-taon. At sa dami rin namin. Hindi katulad dito, halos nagkakasawaan na tayo ng mukha. Diba? Kaya kung magtutok ako, malalaman ninyo, oy, tinok na ni Brother Edgar yun nung Monday, tinok niya na yun nung Sunday. Kaya hindi ako makakapag-ulit. So it is a challenge for me na laging gumawa ng bago, ng press, ng mga word of God. So let me go on. Pangalawa is, what is the characteristic of Jochebed's faith? And she was included among the Hall of Faith. Second one is, Jochebed had a planning faith. Wow! Meron daw po siyang pananampalatayang may plano. Imagine, ang faith pala, may plano rin pala, no? He had a planning faith. Ano kaya naging plano niya? Dito ko lang muna tatapusin ito. Part 2 na lang tayo, sayang kasi. Let us read Exodus chapter 2, verse 3 to 7. But when she could no longer hide him, siguro tapos na yung 3 months. Tapos na yung 3 months, kasi sabi ng reading natin, itinago niya ng 3 buwan. Siguro, after the 3 months, when she could no longer hide him, sino si Moses, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby, si Moses na yon, in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. Verse 4, then the baby's sister then stood at a distance. Sino to? Si Miriam ito. Binantayan ni Miriam nung kanilang inilagay doon sa gilid ng ilog ng Nile. Binantayan ni Miriam. Sabi doon, stood at a distance watching to see what could happen to him. Kung ano daw mangyayari kay Moses. Verse 5, look at this. Soon, Pharaoh's daughter, the princess, came down to bath in the river, and her attendants walked along the river bank. Sa verse 6, sana po. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get in for her. Intusan niya yun ng prinsesa, yung kanyang katulong, na pakikuha nga yung basket na yun kasi nakita nga. No, sabi ganon. So, verse 6. And then, she sent her maid, yun na. When the princess, verse 6, opened it, ibinigay na sa kanya ng kanyang katulong ng prinsesa. Nang binuksan ng prinsesa,
She saw the baby, the little boy was crying and she felt sorry for him. Naawa siya. This must be one of the Hebrew's children. Madali namang ma-identify noon yung mga baby na galing sa Hebreo at mga baby na mga Egyptian. Kasi magkaiba yung kanilang mga itsura. Then should I go? Then the baby, sabi ng verse 7, then the baby sisters approach the princess. Hindi alam kasi ng prinsesa na kapatid ate niya yon ni Moises. Lumapit itong ate, si Miriam, and approach the princess. Should I go and find one of the Hebrews women to nurse the baby for you? Gusto niyo ho ba, hanap ko po kayo ng mag-aalaga sa baby na nakita po ninyo? She asked. At yun na nga, ang kinuhang mag-alaga dito ay si Jochebed. See? Tinan po ninyo. Sino ang dumiskarte? Bakit nagawa ni Jochebed yun? Imagine, ano? Napakaganda. So, maybe si Jochebed like in his perception to the story of flood in Noah's time. Meron siyang perception during the flood of Noah. Diba si Noah pinagawa ng Diyos ng arka para, ng daong, para maligtas ang kanyang family. Kasi gugunawin na nga ng Diyos ang daigdig dahil sobrang kasamaan na. Dahil alam din ni Jochebed na uubusin ng hari ng Ehipto ang mga anak na sanggol na lalaki. So, gumawa siya ng basket sa papyrus. Papyrus is a kind of ano to, papel na, aywan ko kung balat ba yan ng kahoy, tapos nilagyan niya ng tambo, reeds, pag sinabing reeds, tambo, at nilagyan niya ng tarp. Alkitran. Ganun din ang ginawa ni Noah eh. Yung mga kahoy na kanyang pinagdugtong-dugtong, nilagyan niya rin ng alkitran. Kaya siguro yung baby, hindi naman pinasok ng tubig, hindi nabasa, kasi nga dahil doon sa kanyang ginawang planning o yung kanyang ginawang diskarte. God's plan is to save her son para iligtas lang ang kanyang anak. But actually, yung she had a faith planning. Actually, yung kanyang pinaplano na yon is pinagkakatiwala niya na yon sa Diyos. Ibinibigay niya na sa Diyos. Ang Diyos, nagkaroon lang siya ng intervention, pumagit na lang ang Diyos at ginamit niya naman yung prinsesa para maligtas si Moises. Nakita niyo, ganun po ang story. No? Pero we don't have enough time to be continue na lang tayo, ha? Para naman mag-excite tayo, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Kapilang Ama, aming Diyos, marami pong muling salamat sa mga words na nagbibigay sa amin ng inspirasyon na tumayo, tumindig sa pananampalataya at sumabay po sa inyong magandang plano at layunin. Just like Jochebed, Moses' parents, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Samahan, patnubayan, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa gitna ng mundong ginagalawan namin na napakarami pong mga forces of evil and darkness. Help us to stand what is right and what is wrong, and to, Lord, strive to do what is right in your eyes, Panginoon. Salamat po ng marami. Bigyan niyo po kami ng inspirasyon sa buhay ni Jochebed, na isang ina na may pananampalataya, may katapatan, nagsakripisyo, lumakad at tumayo sa pananampalataya. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kami man po, Panginoon, ay nakakaranas po ng takot, pag-aanilangan, at hinihila kami ng Diablo na magkumpromiso
at hindi tumayo, sumabay at tumindig sa pananampalataya sa inyo, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas, ng talino, ng spiritual perception, awareness, Lord, sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa paligid, sa mga nangyayari sa buhay namin. Give us this kind of faith, perception, faith, Panginoon, just like Jochebed. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming buong pamilya. Sa inyo pong mga kamay namin, pinagkakatiwala ang lahat ng ito at nananalig po kami na kayo po ang gumagawa ng mabuti sa kabila po ng marami pong kaguluhang nangyayari. Iba tayo po ang magpala sa lahat ng aming mga handog kaloob. Kayo pong magbalik ng higit pa sa lahat. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Let's give thanks to the